Chances are the Philippines will get more warships made in Indonesia in the coming year. The Philippines will soon get more warships built in Indonesia after shipments of two successful ships over the past 2 years, an Indonesian official said earlier this week. As I explained earlier, in 2014, a state-owned shipbuilder in Indonesia, PT.PAL, won a $92 million contract to send two strategic safety vessels, SSVs, to the Philippines. The initial export of locally built warships was seen as a big boost for Indonesia's efforts to build its domestic shipyard industry. It is also a much-needed addition to the Philippine military, which remains one of the weakest in the region. The first SSV, called BRP Tarlac, was sent last May, and the second, BRP Davao Del Sur. Indonesian media quoted Fahar Harry Samperno, deputy for mining, strategic industry and media in the state-owned company State Ministry, saying that ship orders coming from the Philippines did not stop there. Speaking to reporters following the successful delivery of Davao Del Sur, Samperno said that there had been talks with the Philippines for the country to receive a third and fourth SSV. Samperno offers some additional details about specific things, including the shipping time and what they will use. But he mentioned that this order might have different specifications from the first and the second. According to the previous specifications released by PT.PAL, the SSV sent to the Philippines was 123 meters long with a beam of 21.8 meters and a draft of 6 meters. In addition, the ship has a full load transfer of around 11,583 tons, a maximum distance of 9,360 nautical miles, 30 days of durability and a top speed of 16 knots. So far, Philippine officials have said that SSV will be useful for various fields, from serving as a command and control floating ship during humanitarian assistance and disaster relief to take part in the ongoing maritime security operations in the Philippines. Ang mga pagkakataon ay ang Pilipinas ay makakakuha ng higit pang mga warship na ginawa sa Indonesia sa darating na taon. Sa madaling panahon, ang Pilipinas ay makakakuha ng higit pang mga warship na binuo sa Indonesia pagkatapos ng pagpapadala ng dalawang matagumpay na barko sa loob ng nakaraang dalawang taon. Isang opisyal ng Indonesia ang nagsabi ng mas maaga ngayong Linggo, tulad ng ipinaliwanag ko noong 2014, ang isang tagagawa ng pagmamay-ari ng Estado sa Indonesia, PT.PAL, ay nanalo ng 72 milyong dolyar na kontrata upang magpadala ng dalawang strategic safety vessels, SSVs, sa Pilipinas.
Ang unang pag-export ng mga warships na binuo ng lokal na lugar ay nakikita bilang isang malaking tulong para sa mga pagsisikap ng Indonesia na itayo ang kanyang domestic craft yard industry. Ito rin ay isang kinakailangang karagdagan sa militar ng Pilipinas, na nananatiling isa sa pinakamahina sa rehiyon. Ang unang SSV na tinatawag na BRP Tarlac ay ipinadala noong nakaraang Mayo. At ang pangalawang BRP Davao Del Sur, sinabi ng Indonesian media na si Harry Sampurno, representante sa pagmimina, estratehikong industriya at media sa Ministry ng Estado na pag-aari, na sinasabi na ang mga order ng barko na nagmumula sa Pilipinas ay hindi huminto doon, sa pagsasalita sa mga reporters kasunod ng matagumpay na paghahatid ng Davao Del Sur. Sinabi ni Sampurno na nagkaroon ng mga pag-uusap sa Pilipinas para sa bansa na makatanggap ng ikatlo at ikaapat na SSV. Nag-aalok ang Sampurno ng ilang mga karagdagang detalye tungkol sa mga partikular na bagay, kabilang ang oras ng pagpapadala at kung ano ang kanilang gagamitin. Ngunit binanggit niya na ang order na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga pagtutukoy mula sa una at pangalawa, ayon sa nakaraang mga pagtutukoy na inilabas ng PT.PAL. Ang SSV na ipinadala sa Pilipinas ay 123 metro ang haba na may isang sinulid na 21.8 metro at isang draft na 6 na metro bilang karagdagan. Ang barko ay may ganap na pagload ng paglilipat ng halos 11,583 tonelada, isang maximum na distansya ng 9,360 nautical mile, 30 araw ng tibay at isang pinakamataas na bilis ng 16 na buhol sa ngayon. Sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas na ang SSV ay kapakipakinabang sa iba't ibang larangan. Mula sa pagsisilbi bilang command and control flotong ship sa panahon ng humanitarian assistance at disaster relief upang makilahok sa patuloy na pagpapatakbo ng seguridad ng maritime sa Pilipinas. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.